at tunog sa paligid. Dinggin isa puso't isa isip upang ang buhay natin lumigaya. Yan ang musika, kaya sama ka na. Ating buklasin tunog awit ng paligid. Siguradong mag-e-enjoy ka at mamahalin mo rin ang musika. Kaya tayo ang nasa music lesson ni Teacher Arce. Tara na! Magandang araw mga bata at sa aking kapwa guro. Muli, ako si Teacher Arcel and welcome back sa aking YouTube channel kung saan ang music lesson ay mas pinadali. Bago tayo magtungo sa panibagong musikaalaman, subukin muna natin ang inyong nalalaman tungkol sa nakaraan nating aralin. Natatandaan niyo ba ito? Natatandaan niyo ba ang meaning ng two-part vocal at two-part instrumental? Balikan muna natin ito. Music balik-aral na! Two-part vocal ay binubuo ng dalawang himig. Ang itaas na bahagi ay aawitin ng soprano at ang ibabang bahagi naman ay aawitin ng alto. Two-part instrumental music ay binubuo ng dalawang himig na tinutugtog ng magkasabay ng dalawang instrumentong may tiyak na tono. Bago tayo tuluyang pumunta sa ating musika talakayan, subukan muna natin ang ating sarili sa isang music tuklasin. Narito muli ang score ng Bahay Kubo. Suriin itong mabuti habang pinakikinggan ang kanta or ang tunog ng bawat nota at sagutin ang aking mga katanungan pagkatapos nito. Bahay Kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Narito ang mga tanong mga bata. Basahin itong mabuti upang masagot nyo ng tama. Ano ang tawag sa pagitan ng dalawang nota? Ano ang kadalasang interval ng mga nota sa awiting Bahay Kubo? Paano inaawit ang dalawang magkaugnay na nota? Ang huli, ano ang tawag sa dalawa o higit pang magkaugnay na nota? Ngayon, subukin na nating sagutin ang mga katanungan mga bata. Handa na ba kayo? Tingnan ang inyong sagot kung kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Number 1. Ano ang tawag sa pagitan ng dalawang nota? Ang sagot, interval. Number 2. Ano ang kadalasang interval ng mga nota sa awiting Bahay Kubo? Ang sagot, third interval. Tingnan ang kahon kung saan mayroong 21 na magkaugnay na nota na may tatlong pagitan o third interval. Number 3. Paano inaawit ang dalawang magkaugnay na nota? Magkasabay. At number 4. Ano ang tawag sa dalawa o higit pang magkaugnay na nota? Hindi nyo alam ang sagot? Okay lang yon, dahil yan ang ating tutuklasin sa aralin natin sa araw na ito. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Alamin na natin ang ating layunin sa araw na ito. Layunin, nakikilala at natutukoy ang harmonic interval sa musical score ng awit. Ngayong alam nyo na ang ating musical layunin sa araw na ito, magtungo na tayo sa sunod na bahagi ng ating aralin. Musika talakayan na! Tulad ng ostinato at deskan, ang awitin ay pwedeng gawing kaaya-aya at maganda sa pandinig. Ito ay sa pamamagitan ng paglagay ng harmonic intervals. Ano nga ba ang harmonic interval? Harmonic interval ay binubuo ng dalawa o higit pang magkaugnay na nota na inaawit ng sabay. Ito ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa tunog ng awit. Gusto niyo pang matuto tungkol sa harmonic interval? Tara, magtungo na tayo sa sunod na bahagi ng ating aralin. Musika nagdagang gawain na! Suriin ang musical score ng kantang Ode to Joy. Ito ay mayroong mga nota na magkakatapat na sabay inaawit na may timbreng soprano at alto. Ano ang mga intervals na nakita nyo sa score ng Ode to Joy?
tama. Ang mga intervals na nakita natin sa score ng Ode to Joy ay 3rd interval at 4th interval. Ano naman ang madalas na ginamit na interval sa musical score ng Ode to Joy? Tama! Ang kadalasang interval sa awiting Ode to Joy ay 3rd interval. Alam niyo ba mga bata na ang harmonic 3rd interval ang kadalasang ginagamit o inilalapat na harmonic interval sa pangunahing melodiya? Paano nga babilangin ang harmonic interval? Magsisimula ka kung saan nakalagay ang pangunahing nota. Halimbawa, kung ang note ay nasa linya, ang harmonic 3rd nito ay nasa ibabang linya o kasunod na linya. Kung ang note ay nasa space naman, ang 3rd nito ay nasa ibaba o itaas na space. Magbibilang ka ng 3 simula sa nota na mayroon tayo. Oh, mga bata, alam ko na marami na kayong nalalaman sa araw na ito. Subukin nga natin ito. Musika sanayan na! Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Ano ang ipinakikita ng melodic pattern na nasa ibaba? A. Rounds. B. Ostinato. C. Descant. D. Harmonic turns interval. Ang sagot, letter D. Harmonic turns interval. Number 2. Paano inaawit o tinutugtog ang harmonic interval? A. Magkasabay. B. Magkahiwalay. C. Paisa-isa. D. Sunod-sunod. Ang sagot, magkasabay. Letter A. Number 3. Sa paanong paraan nakikilala ang harmonic interval? A. Sa pakikinig. B. Sa pagbabasa. C. Titik A and B. D. Wala sa nabanggit. Ang sagot, titik A and B. Letter C. Number 4. Paano ilalarawan ang hulwarang ito? A. Unison. B. Two-part vocal. C. Four-part vocal. D. Three-part vocal. Ang sagot, two-part vocal, letter B. Huling tanong, alin sa mga sumusunod ang binubuo ng dalawa o higit pang magkaugnay na tono? A. Descant. B. Melodic ostinato. C. Rhythmic ostinato. D. Harmonic interval. Ang sagot ay letter D. Harmonic interval. Nakuha niyo ba mga bata ang lahat ng tamang sagot? Kung gayon, magaling! Laging tandaan, huwag kalilimutan ang inyong natutuhan sa araw na ito. Pagkos, isang puso, isang isip at pagkaingatan. Narito na ang mga salitang kailangan niyong tandaan. Musika isip na, harmonic interval. Binubuo ng dalawa o higit pang magkaugnay na nota na inaawit ng sabay. Ito ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa tunog ng awit. Harmonic 3rd interval, ang pinakamadalas at pinakamadaling ilapat sa pangunahing melodiya ng isang awitin. Muli mga bata, sana ay marami kayong natutuhan sa araw na ito. Ako si Teacher Ersel at nagsasabing, musika'y mahalin at pagyamanin. Paalam!